Diba ang dalag, marami siyang parang laway. Ang gagawin nyo, hugasan nyo ng, ng asin. At saka, babandian nyo. Yan, bandi. Babandian nyo ng, hindi masyadong kumukulong tubig. Yung tamang-tama lang na mainit. Para hindi lang maduto yung isda. Yan. Yan. Tapos, gagamin nyo lang siya, oh. Yung likod ng ayan siya, o. Matatanggal na, o. Pakita mo, o. Ayan siya, o. Ayan, 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 ayan. Yung laway, ayan, o. Ito, yung mga puti-puti, matatanggal yan, ayan. Ayan, ganyan lang, ayan. Ayan. Hmm. Yung pritong-prito, haba ko lang, mawala na ang lasa. Mag-brown siya, okay na yun. Ito naman, ibablas natin yung mga buto-buto ng baboy. Ibablas siya. Masyadong mamantika pag ilalagay sa sabaw, ilubog lang siya sa mainit na tubig. Huwag niyong pakukuluan. Para maalis yung mantika niya. Ayan. Tapos, luya, tsaka yung almonds. Luya na. Yung luya na iprito rin. Almonds. Buto-buto ng baboy. Na-i-blanch na lahat ito, ha. Yan siya. Tapos, itong isda. Sus, yan. Sira na. Yan. Sumabit ka. Ito na, hawakan ko na. Yan. Para mawala ang mantika niya. Para hindi siya masyadong mamantika. Yan. Pakukuluan natin yan ng ilagay natin ang dried orange skin, pinabad sa kinaskas yung pinaka ng balat. Tapos ito yung lohan ko, gagawin mo lang, oh. Yan, ganyan lang siya. Lalagay na rin natin ang watercress. Yan. Yan, kumukulo na siya. Ang pagpapakulo niyan ay mga 2 oras. Lagyan na natin ng asin.
Ayan na ang watercress soup. Tapos na ang ating sabaw, kaya higup na mga ka-friend.